Okay, class, good morning again, and welcome to this class. So today, class, we are going to discuss about Western art, classical art traditions. So before we proceed, class, I want you to get your notebooks and ball pen. So you are supposed to take down notes, all the important details regarding this discussion, class. Okay, so let us continue, class. So now, class, we are going to discuss the developments of art, paintings, sculpture, architecture, no? So from prehistoric until the modern times. Okay, so we are talking about, class, Western classical art traditions, okay? So when we talk about Western, okay, these are nations part of the Europe, so European countries, class, no? So we are talking about Western part of the world. Okay, so let us first talk about prehistoric era. So, class, prehistoric era includes all human existence before the emergence of writing. Their work of art is of interest not only to the art historians but also to archaeologists and anthropologists, for whom the art is the only one clue, along with fossils, pollens, and other archaeological discoveries that lead to an understanding of early human life and culture. So, class, ang prehistoric era daw, class, ay ito yung panahon, no, kung saan hindi pa naiimbento yung writing system. So from the time na naimbento yung writing systems, way back, papabalik tayo, those are the prehistoric era. So most probably this era were the Stone Age era, no? So yung panahon ng Paleolithic era, no, yung mga Neolithic era. So these are the yung mga panahon na ito, no? So sabi daw dyan, class, it is the work of art. So yung mga paintings, sculptures, engravings, no, these are the art, no. Yung mga work of arts daw during the prehistoric era ay importante daw hindi lamang sa mga art historians. So yung mga art historians, class, sila yung mga tao, no, sa panahon natin ngayon, sila yung mga tao na naghahanap ng mga ebidensya patungkol sa mga arts na mga sila unang panahon, no? So sila yung mga art historian. So ang mga work of art daw ng prehistoric people, class, ay hindi lang importante sa mga art historians. Ito rin daw ay importante sa mga archaeologists at anthropologists. Bakit daw? Kasi daw, class, para sa mga archaeologists at anthropologists, yung mga kanilang nakikita mga art, paintings, sculpture na mga prehistoric people, class, ito rin daw ay nagiging ebidensya or nagagamit nila upang maunawaan kung ano yung mga uri ng pamumuhay meron ang mga taong prehistoric people during that time. Naunawaan din nila dito sa pamamagitan nito, naunawaan nila yung mga kultura, no, at kung paano kumilos, kung paano mamuhay ang mga tao during that time. Okay? So, ito ang example, class, ng picture ng prehistoric people, class. So kung makita natin, no, meron silang hawak na mga kagamitan, armas, no, na gamit na inukit mula sa bato, no, mga ginagamit nila para sa kanilang pag-hunting, no. Okay, so ito rin ay isang example ng kanilang pamamaraan, no, ng kanilang pagluluto. So kung makita natin, magamit sila ng apoy mula sa mga kahoy, no, at yung kanilang gamit, no, para sa kanilang pagluluto ay mga bato rin, no. So next, paintings. Let's talk about paintings from the prehistoric era. So, class, ang paintings during the prehistoric era were found inside caves, so which may have been the prehistoric people's way of communicating with each other. It may also be for religious or ceremonial. So ang paintings daw, class,
ng prehistoric era, yung mga prehistoric people, yung kanilang mga paintings ay matatagpuan daw saan? Sa loob ng kuweba. No? Bakit kaya sa loob ng kuweba? Kasi mostly class, yung malaking parte ng kanilang oras, no? During the time sa kanilang araw ay nasa loob sila ng kuweba. So most probably class, lahat ng kanilang paintings nasa kuweba, no? At sinasabi daw class na itong kanilang mga painting ay ginagamit nila para sa kanilang communication, no? For communicating with each other, no? So ibig sabihin, ito yung kanilang pamamaraan para makausap, no? Yung mga kapwa nila, tao, no? Prehistoric people, no? And also, ginagamit din daw nila ito para sa kanilang mga rituals, sa mga religious ceremonials nila. No? Like for example, merong pinasal, o merong ipinanganak, o merong namatay, no? So, ginagamit din nila yung kanilang paintings, no? For their religious and rituals, no? Ceremonials nila. Okay, so, these symbols for these people paintings may be considered more an artifacts of archaeological evidence than a true picture of humans' first created art. So, ibig sabihin daw, class, yung kanilang art o yung kanilang paintings ay kinukonsider na much more important as an artifacts, no? Kesa sa isang first human creation, art creation, no? Bakit? Kasi daw, kasi nga, the purpose is para maunawaan, no? Maunawaan yung pamamaraan ng buhay ng mga sinaunang tao, no? At para maunawaan din kung ano yung, kung paano nag-evolve, kung paano nag-develop, no? Yung pamumuhay ng tao, no? Hanggang sa kasalukuyan. Okay? So, prehistoric drawings of animals were usually correct in proportion. So, during the time class, yung mga paintings daw ng mga prehistoric people, ang subject ng kanilang paintings mostly ay syempre yung mga nakikita nila. Ano ba yung nakikita nila sa kanilang paligid, yung mga animals, no? Pero ang nakaka-amaze dito class, yung kanilang mga drawings daw, yung kanilang mga paintings ay correct in sizes, no? In proportion. So, ibig sabihin kung gaano kalaki yung animal na nakita nila, ganun din kalaki yung nila idodrawing, no? Yung animal na yon. No? So, ito yung example class ng paintings, no? Na na-discover sa isang kuweba, no? Ito yung isang cave of Lascaux Pan, no? So, mostly part western part pa rin siya na na-discover, no? So, palagay dito, 5,000 to 10,000 BC or before Christ, no? So, Stone Age. This image is from Treasures of the World, 1961 CCP Library. So, kung makikita nyo dyan, class, mostly ay mga figures of animals ang makikita natin, no? May engravings din, no? So, Cave of Lascaux, class, the dominant features in the paintings were large animals native in the region. So, yun nga, tulad ng sinabi ko. So, ang makikita doon ay mostly yung kung ano yung nakikita ng mga prehistoric people, yung mga dinodrawing nila, dinipaint nila. Mostly animals. So, ang Cave of Lascaux class ay na-discover during September 12, 1940. No? And it was given a statutory historic monument protection. So, na-discover siya September 12, 1940, yung cave na yan, no? At binigyan siya ng statutory historical monument protection para maprotektahan, no? Yung site na yan, no? Kasi tinuturing siyang isang world major archaeological discoveries, no? So, syempre, kailangan maprotektahan siya. Kasi pag hindi siya pinrotektahan, baka puntahan siya ng mga tao, maraming tao, tapos mag-picture-picture, tapos masira yung mga images, no, na nandiyan. So, pinipreserve nila yan, no? So, next. So, ang Cave of Lascaux daw class, nearly 2,000 figures were painted in it. So, marami yung naka-paint dyan, no? So, 2,000
almost 2,000 daw, nearly 2,000 figures. So ang mga makikita daw diyan, mga nakakategorize such as animal and human figures, merong mga abstract forms, meron ding mga yung The Great Hall of Bulls, the Latter Passage, the Shaft of the Dead Man, the Chamber of Engravings, the Painted Gallery, and the Chamber of Felines. So ayan yung mga makikita doon sa Cave of Lascaux, class. So class, so from prehistoric naman, punta naman tayo ngayon. So punta naman tayo ng Ancient Egypt, class. So from prehistoric, now we move to paintings from the ancient Egypt. The purpose daw, class, ng Egyptian painting is to make the deceased person's afterlife place pleasant. So, bakit ganun yung purpose nila? Again, ang purpose daw, class, ng Egyptian painting is para daw yung mga namatay na tao na tao sa kanila ay yung afterlife, yung buhay nila after nung sila ay namatay ay yung mapupuntahan nila ay maging maayos, pleasant. No, hindi nakakatakot or ano. So, para daw yung namatay na tao ay, kasi ang Egyptian, class, naniniwala sila sa afterlife. Merong parang may journey. Pag namatay ang tao, sa kanila, paniniwala nila, lalakbay pa yung kanyang kaluluwa. No? So, kaya sila nagpipaint, no? Yung painting nila, purpose nila, para daw yung soul ng namatay na tao sa kanila ay yung mapupuntahan ay maayos na lugar. Yun yung purpose ng kanilang painting. Okay, with this in mind, themes include journey to the underworld or the presentation of the deceased to the gods of the underworld by their protective deities. So, dahil sa ganun yung kanilang pag-iisip, plus, mostly yung tema ng kanilang painting or subject ng kanilang painting ay yung buong journey, yung paglalakbay ng soul dun sa underworld. No, yun nga, yung sa afterlife. No? Yun yung mostly yung tema ng kanilang paintings. So, ito yung example ng painting sa ito ay tinatawag na The Paintings from Sarcophagus of Tutankhamen. Tutankhamen, class, is a one of the Pharaoh's dynasty. No, si Tutankhamen, yan, yung 17th dynasty. Okay, so yan yung nakapainting sa kanyang murals, sa kanyang tomb. No? So, etong painting na to, class, it emphasizes the importance of life after death and the preservation of the knowledge of the past. Yun nga, no? Kasi nga meron silang paniniwala na merong life after death. No? At naglalakbay, nagjo-journey yung soul nung namatay. Okay, most paintings were highly stylish and symbolic and show profile view of an animals or people. So, yan. No? So, sa Egyptian painting, class, mostly daw ang paintings ay stylish. No? So, kasi sa kanila, ang painting nila, colorful. Magamit din sila ng pigment materials or yung soil pigment. No? And symbolic. So, maraming symbols. Kasi ang kanila, di ba, mostly sa Egyptian kasi, class, ang kanilang alphabet, no, yung kanilang alphabet or yung writing systems nila ay actually mostly mga symbolic na symbols. Okay, kaya yung kanilang, yung meron silang tinatawag na hieroglyphics, no, hieroglyphics yung kanilang writings. Okay, the dominant colors used were red, black, blue, gold, and green, derived from mineral pigments that can withstand strong sunlight without fading. So, yun yung ginagamit nila, class. Mostly red, black, blue, gold, and green na mineral pigments. So, pag sinabing mineral pigments, ito ay nakukuha din sa lupa. No? So, minerals. So, from prehistoric to ancient Egypt, now we move to classical Greek era. So, we are going to discuss naman paintings from the classical Greek era. So, paintings from the classical
era were most commonly found in vases, panels, and tomb. So, ang painting naman daw ng classical Greek era ay matatagpuan naman daw sa mga vases, no? Yung vase, flower vases, yung mga ganyan, yung mga lalagyanan, no? Vases, lalagyanan ng tubig, no? Yan. So, mga vases, panels, pag sinabing panels naman, ito yung mga pieces of wood, no? Yung mga flat wood, no? And tomb. Pag sinabing tomb, libingan, no? So, tatlong pwedeng kakitaan ng classical Greek era. Una, vases, pangalawa, panels, pangatlo, yung tomb, libingan, no? Sabi diyan, the class, it depicts natural figures with dynamic compositions. Most of the subjects were battle scenes, mythological figures, and everyday scenes. So, karamihan daw ng subject or tema ng kanilang paintings ng classical Greek era class ay battle scenes or gera, no? So, kung makikita natin sa mga paintings nila, yung mga wars, battles, no? Battle scenes. Mythological figures. Ano yung mythological figures? Ito yung mga hindi makatotohan ng mga bagay. Like for example, yung unicorn, no? So, wala pa naman nakakita ng unicorn. So, mostly ganun. Or angels, no? So, sinasabi nila mythological kasi nga, wala pa naman nakakita, no? So, yun, yung mga mythological creatures, no? And everyday scenes. Ano yung mga everyday scenes, no? So, yung mga pang-araw-araw na gawain sa bahay or kung ano man yung mga nakikita. Ibon, no? Yung puno, no? So, yan yung mga everyday scenes. So, they reveals a grasp of linear perspective and naturalist representation. So, sa classical Greek daw class, mostly they reveal a grasp of linear perspective. Pag sinabing linear perspective, horizontal. So, linear. No? So, yung line. Mostly, maakita kayo, mostly dominant sa kanila yung linear. No? And naturalist representation. Pag sinabing naturalist representation, sinabing natural. So, kung ano yung kulay, natural na kulay, yun yung kanilang nirepresent. So, for example, even sa size, no? Yung size, for example, yung baso, no? Nakita nila kulay puti. So, i-represent nila yon, i-paint nila yon ng kulay puti, no? So, like for example, apple, nakita sila ng apple na kulay green, no? So, green nila i-represent yon. So, meron din pulang apple. So, kung apple na pula yung nakita nila, apple na pula yung kanilang represent. So, naturalist sila. Even sa color, no? So, kung ang dahon ay green, so green din siya. Okay. So ito. An example of vase painting. Judgment of Paris. 370 to 330 BC before Christ. So, yan yung kanilang team, no? So, ito ay may kasamang mythological creature and everyday life scene. Okay. So, next is, ito ay yung calyx crater. So, ito, mixing bowl, calyx crater. So, dito makikita natin yung design ay, sa baba ay yung battle scenes. No, sa taas, makikita natin, battle scenes din, no? So, yan, no? One example, no? Vase painting. So, vase painting, Kirch style, no? Also referred to as Kirch vases, are red figured pottery named after the place where these were found. So, yung Kirch style ay ipinangalan dun sa place kung saan na-discovery yung mga Kirch vases. Okay? So, shapes of commonly found are, kung ano yung mga shape na nakita doon, no, yung mga vases na nakita, na-discovery ay, number one, pelike, no, wine container. No, so, yung pag sinabing pelike, or wine container. Next is lekanis.
The canis is a low bowl with two horizontal handles and a low broad foot. So isang bowl siya na merong horizontal nakahigang handle, no? So hindi siya pa vertical, pa horizontal handle. Okay, dalawa sa magkabilang gilid. Next is Leves gammicos. Leves gammicos is it is a vase with high handles and lid used to carry bridal bat. Ito yung mataas na vases na merong handle na vertically, no, nasa gilid, no? So yan yung Leves gammicos. Crater. What is crater? Bowl used for mixing water. Okay, so yung crater, yun yung example natin kanina, yung merong merong tema na battle scenes, no? Okay. So, next is panel painting. So, we are through with vase painting. Now, we are going to panel painting. There are paintings on flat panels of wood. The panels can either a small single piece of or several panels joined together. So, tulad na sinabi ko kanina, class, yung panel painting, pag sinabing panel, ito yung a piece of wood na mahaba siya pero palapad siya. So, ito ay ginagamit din, no, para sa medium for painting. Parang ginagamit nila bilang canvas nila, no? Okay. So, pwede daw siya isang panel lang, pero pwede rin daw yung maraming panel na pinagdikit-dikit. No? Okay. Most of the panel paintings no longer exist because of its organic composition. So, halos lahat daw ng paintings class na panel painting ay hindi na nag-exist. Kasi nga, dahil dun sa kanyang composition. Kasi ang panel ay wood, no? Dahil ang wood ay nabubulok siya, no? Yung sa katagalan ng panahon, no, nasisira yung composition or na yung wood ay nabubulok, no? Kaya halos wala nang nag-exist na mga panel paintings. Okay? The earliest known panel painting is the pizza panel. So yung latest na discover na panel painting is the pizza panel. So ito yung pizza panel, class. So kung makikita niyo, halos ano na siya, no? Halos mabura na yung images, pero visible pa naman. No, ayan yung pizza panel. Archaic period between 540 and 530 BCE or before common era. Okay, so okay, balik tayo. Okay, so Tomb of the Diver. Ito yung example ng Tomb of the Diver. Okay, the image was painted using a true fresco technique with a limestone mortar. Okay? So, ang fresco class, it is a style of painting. Pag sinabing fresco, ito yung ginagamit nila yung mineral pigment, no? For example, yung mineral pigment. Tapos, dinudurog yun, class, dinudurog yung mineral pigment hanggang maging pulbos. Tapos, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng tubig yon, tapos hinahaluan nila ng plaster. Plaster of Paris. Alam niyo yung Plaster of Paris, class? Ang karakteristik ng Plaster of Paris, kapag nabasa mo siya, powder yun, yung Plaster of Paris. Pag nabasa mo siya, maya-maya lang, titigas na siya. Magiging bato na siya. So, yun yung Plaster of Paris. Yung Plaster of Paris, class, ginagamit din yun. Merong uri ng Plaster of Paris na ginagamit para sa paggagawa ng postiso, 'di ba? Pag sinusukat yung ngipin na bungal, pag nilagyan ng Plaster of Paris 'yon, siyempre babakat yung Plaster of Paris. Tapos yun yung pagsusukatan ng ngipin. So, yung fresco class, yun yung ginagamit nila, no? Yung pigment, yung pulbos na may kulay,
Hahaluan nila ng plaster Paris, tapos lalagyan nila ng tubig. Tapos yun yung gagamitin nila bilang color paint, no? At yun yung i-apply nila sa bato. Kaya kapag natuyo yun, class, parang parte ng wall yung plaster of Paris, no? So yun tinatawag na fresco style of painting. Next, it depicts a symposium scene on the wall, no? So yan, katulad niyan. So makikita yung symposium scene in the wall. Kaya pag nakita mo siya at nilapitan mo, makikita mo it is a fresco style, no, yung ginamitan ng plaster of Paris. In tomb paintings, artists rely on the shade and use of paint to create depth and lifelike feeling. So yun, yung gumagamit sila ng shades and use and para makapag-create sila ng depth nung yung reality feeling, no, dun sa painting. Okay? Paintings from the Romantic era. Most of the paintings in this era were copied or imitated from Hellenic Greek paintings. So, from Romantic era naman daw, class, ang paintings mostly ay kinuha or inspired from the Greek, no, Hellenistic Greek paintings, no. So, fresco technique was used in brightly colored backgrounds, divisions of the wall into multiple rectangular areas or tic-tac-toe design, multi-point perspective, and a trample oil effect. So, ibig sabihin, class, during the Romantic era, ginagamit pa rin yung fresco technique, no? Pero most evident na kanilang team ay yon, yung tic-tac-toe design. Ibig sabihin ng tic-tac-toe design, class, kung nakakita na kayo, yung mga rectangular, tapos may mga image na sa rectangular na spaces. Okay? So ito, katulad niya, rectangular, yung tic-tac-toe designs, no? Example ng tic-tac-toe designs. Pero ito kasi modern na. Tapos ito, trample oil design. So makikita nyo, no, parang evident yung texture, no, parang rough texture yung characteristic niya. Okay, so ito is sculpture. Okay, romantic paintings have a wide variety of subjects. So ang romantic paintings ay malawak na yung kanilang tema, yung kanilang subject, no. So it may be animals, everyday life, still life, mythological subjects. So meron din sila mythological subjects. So, pero dito, meron na silang portraits and landscapes, no? So, pag sinabing portraits, so yung painting nila, so patayo, no, portraits. Pag landscape naman, so horizontal, no, yung view nung perspective nung painting. Okay? So, the development of landscape painting is the main innovation of romantic painting from Greek painting. So, yun yung pinaka-highlight daw, class. Yung highlight ng development pagdating sa Romantic era, yung paintings ay nagkaroon ng landscape perspective, no? So hindi lang puro portraits, so nagkaroon ng landscape paintings. Okay, one of the style of painting during the Romantic ay yung mosaic, no? Yung mosaic, class, it is an art process where an image is created using an assemblage of small pieces of colored glass, stone, or other materials. So, ginawa nyo na rin to, class, no? Most probably, ginawa nyo na ng grade 7, ginawa nyo na ng grade 8 yan. No? So, ito yung mosaic, class, ay yung pira-pirasong kahit anong bagay. For example, glass, or yung binasag na itlog, no? Yung shell ng itlog, no, tapos kinulayan nyo, tapos pinagdikit-dikit nyo para makabuo kayo ng isang image. No? So, yun yung mosaic. No? This technique used for decorative art or interior decorations. So, during the Romantic, class, ginagamit nila ito for interior decoration. No? Mostly sa mga churches, no, ginagamit nila yan. Kung nakikita nyo sa mga churches na lumang churches, no,
Nakikita nyo sa kanilang mga window, no, yung mga glass, colored glass nila. So yun, may mga decorative, mosaic decorations, no? Yan, ito ang example ng mosaic decoration. Ito rin, no, yung Head of Alexander, Image from Treasures of the World, 1961 CCP Library. So the full image of Head of Alexander is a Roman floor mosaic in the house of Pan Pompey, dated to 100 BC. The whole mosaic depicts the battle between the armies of Alexander the Great and Darius III of Persia. Okay, so